let's do the ano lang for the sake of this content. Let's continue kasi kinakabahan talaga ko, to be honest mga bro, kasi hindi ko to usually ginagawa ba kanang yung mga BN line of sight ba. But for the sake of kanang for this content, sige, let's continue this. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to my dear brothers and sisters in Islam. Og may buntang mga kaigsuunan ko diri sa Sugbo, og magandang umaga mga kapatid sa mga taga panood. So today I discuss ko sa inyo yung signal booster ng Mavic Mini. So let's do the comparison kung mayroong signal booster and wala. So for the sake of this content, parang susugal natin yung drone natin. Actually hesitant ako sa content nito kasi parang mag-range test tayo nito, pero for the sake of ang signal booster, let's try the pinaka maximum niya na range niya. So ganyan lang mga bro. Before we start, let's do the intro para mukhang pro. Ito yung antenna na sinasabi ko, yung signal booster. Ito yung parang radar o na kurbada. Tapos may antenna siya. So ito lang yung mukha ng signal booster. Ilalagay mo yan sa dito sa antenna niya, sa pinaka dulo or diri in between dito. So ito yung controller. Tapos lagay natin yung joystick sa joystick niya. Uy, hindi na ano. Tapos may cable pa to. I prefer to do the i-attach ko muna first sa camera kaysa doon lang yung nilagay ba. Parang mali to ah. So ulitan natin. To hindi rin. Ito. HDMI. Okay. Baliktad. Conscious ako sa camera. First time ko kasi lumagay ng POV. Oh, so una yung cable, attach mo tapos dito. So mas madali pa kaysa later mo na i-set up. So on natin. Wag mo muna siguro. So dito bro, dito nakalagay yung signal booster. So before siguro tayo maglagay ng signal booster, let's do lang muna yung stock lang talaga ba sa anong maximum range niya ba kung walang signal booster. So actually mga bro, takot kung sisimula na parang kuan ba, may kaba na ba. So check natin yung pre-flight mode. Okay, on natin yung aircraft, yung drone. Tapos nag-signal na. So ito mga bro. So okay. Okay. Take off permitted. Puro check natin yung RTH niya. Dapat maliit lang.
Tapos yung ITH niya dapat hindi siya ano, return to home, engage siya. Tapos yung control, cinematic, follow mode, transmission. Okay. For this matter mga bro, kuhan ko na lang, take off natin. So ayan mga bro, nag ano na, nag may ano na siya, nag nasa area na ba. So napag natin mga bro, napag natin sa Juan, pataas natin. Okay, look at that. So tapos parang kabado ako mga bro ha. Check natin yung Juan, yung ito yung stock ha, walang Juan, walang range a signal booster, wala tong signal booster. So starting tama bro, starting okay, check natin sa video. Okay, starting tayo into ano, check natin na yung ano, 1 meter yung standard ah, yung sighting niya. In 1 2 go. P mode to mga bro. So check natin. Okay. Ito yung kuha niya, yung kuha niya. Check natin for 200 meters, 203 quick signal, antenna adjustment. So sige pa, power pa natin, 4270. Weak signal na. So let's continue. Kinakabahan ako mga bro, so mahirap to. Weak antenna. So malayo na to bro. For me this is malayo na. So hindi ko nakita yung drone na gani oh. Beyond my line of sight na. So uwi muna natin bro. Actually oh, aircraft not connected. Hindi ko nakita yung kuan bro. Actually hindi ko nakita yung aircraft ngayon. I rely na lang sa ano, sa kuan niya. Tawag nito yung
GPS niya. So yung return to home. Sana kaya yun. So nag-connect siya, balik siya mga bro. Actually saan ba yan? Nakita ko na yung kuan. Dito na sa harap ko. Tura, kita ko na. So okay. Yung tunog mga bro, yung tunog maririnig mo talaga kung malapit lang yung drone ba. Yung ingay ba. So hirap nito mga bro, mahangin ngayon. So parang natatakot kaya ako kasi mahangin tapos umuulan, ay medyo makulimlim ba. So ngayon, good thing bumalik. I engaged the RTH na, which is delete, for me is not kuan ba, not hindi advisable ba, kasi mag RTH ka delikado. So ayan, ito yung first time ko bro na nag-engage ng RTH, kasi beyond visible naman sa akin yung aircraft bro. So yan yung pinaka ano ba, pinaka mahirap. Good thing talaga oh, bumalik. Actually babalik talaga yan pag hindi masyado mahangin ba. Okay, dito na oh. Okay. Yung battery life niya is 61. So ganyan mga bro. Yung connection niya, yung connection niya hanggang sa may, as far as I can see, parang nasa ano yun, parang construction site ba. So ano mga bro, let's do the ano lang, for the sake of this content, let's continue. Kasi kinakabahan talaga ko, to be honest mga bro, kasi hindi ko to usually ginagawa ba, kanang yung mga BN line of sight ba. But for the sake of kanang, for this content, sige, let's continue this. Let's do the quans, the second round no. Let's do the second round kasi nangangamba ako kanina. So taas muna natin, taas natin mga bro. Dayon, let's do it again. Na ano, let's do the landmark. Basta may, yung landmark doon is may construction site para, tapos nasa 247 meters yun nakalagay sa ano bro, sa kanang sa controller. So let's do it, let's do again para para maklaro mga bro. So start nasa 224. So ngayon 61 77. Okay, 70 80 200. So 250 70. Okay, weak signal antenna. So 240. Okay, hanggang dito lang mga bro. So nag RC loss connection siya. Let's engage the return RC. Okay, tingnan mo bro, I rely only sa RTH ha. So
aircraft not connected already, so masadong kuan na tawag to, parang mahirap. So I see it, visible ko alhamdulillah, kita ko yung aircraft, masyadong malayo na, so alhamdulillah hindi siya na-engage. Okay. Yung signal talaga guys, mahirap. Oh. Okay. Babalik na to, bro. Inshallah. Inshallah papunta na dito. So, oh. So you can see aircraft not connected talaga. Okay, alhamdulillah nagbalik na siya. Nandito sa mga okay. Rinig kong drone, so okay. Dito. Okay. So oh, tingnan mo. Okay. Visible na ako sa kuan, bro. Visible ko na yung aircraft na nasa kuan ko na, nasa tungod. In Bisaya. So yun, nag-beeping na, oh. So pag ganyan mga bro, mahirap yan. So ang hirap dito, bro. First time ko tong ginagawa kanang biyan, my line of sight yung mga 300 something ba. So ito nasa taas na. Mag-change battery na lang tayo, bro, for sure sa susunod na ano, yung lalagyan na natin ng signal booster ba. So alhamdulillah bumalik. So nasa ano pa, nasa 31 yung battery, but for the sake na walang doubt ba, mag-change battery tayo ng full charge talaga. So sa ano, sa So ganyan mga bro, yung droning talaga, especially yung parang tinatawag nila na range test, kabado talaga ka kung gagawin mo, kasi baka hindi na babalik yung drone ba. So kagaya ko, actually hindi ko advisable for the beginners, but for the sake of the signal booster na na content, sige gawin natin. But hindi na talaga ako ulit kung ano ba, or kung hindi to advisable lang sa mga beginners na gagawin tong mga ganito ba, na mag signal booster ka. So ganyan lang mga bro, palitan natin ng battery yung aircraft, tapos ano, palitan natin ng battery mga bro. Ito. So tapos lagyan natin ng ano, ng okay. Lagyan natin ng antenna. So the signal booster, tapag muna natin. Ito yung antenna. Okay.
So ito yung mukha ng signal booster, mga bro. Ito yung mukha, parang kuan yung antenna ng TV. Tapos ito. So palit yung diesel R, bro, hindi na nag ano, baka magpapalit ng battery. Check natin. So yung kuha nakalagay dito stick formatted. Ito yung kuha, bro. So ito yung tinatawag nito yung signal booster. Ito yung mukha ng signal booster, oh. So tingnan mo. So kaya mo mga bro, papalipad muna natin. So okay. Ano bro, may ano signal, bro? May booster, signal na booster na to, bro. May signal booster na to. So let's do the kuanda test kung effective ba talaga yung kuan, may signal booster. So try natin. Yung battery is 92. Okay, ready? Bismillah. Yo, the range is 90. Okay, weak signal. So 200, 280, 300. Okay, insufficient card. So 350. Lumampas sa 350, mga bro. Pero I think RC is not connected. Nag-RTH na siya, mga bro. So I think for the sake, yung booster hindi siya effective. Oh. Hindi siya effective, mga bro. Parang wala lang din. So that's it. Nag-RTH na yung kuan ko ng sana yung drone ko, pabalik na. San banda na? To. Bumalik na. Sabi niya is okay. Tingnan mo, bro. So hindi siya yung kuan, bro, yung signal booster hindi effective. Walang kuan, walang pagbabago. In short, walang pagbabago. Nasa 350 meters lang. Nagde-disconnect na siya.
yung kuan, yung aircraft. So ganyan mga bro. Parang na-scam ako dito sa ano ba? Sa booster, signal booster. For me lang ha, baka sa inyo if you have kuan sa signal booster, pwede din niyo mag-comment kayo sa comment section na sa inyong kuan, sa inyong experience effective. But for my experience is not effective. So for the sake of ano bro, let's do the kuan second round. Siguro let's do the second round for the sake sa mga kuan ba may signal booster. Basta yung last ko na ano, na last ko sa default lang yung walang signal booster is 350 meters. Nilagyan ko ng signal booster 350 lang din. Disconnection na siya. So, let's do the second round para in fairness sa mga ano, sa mga kwan bro, sa mga may doubt ba. So, yung mga experience na may mga signal booster, pwede kayo mag-comment sa inyo or share yung video na nag-effective yung signal booster. So, let's do the round. I have 74 pa na light sa battery. So, let's go. Let's do it again. Bismillah. Okay, sorry. Yung truck natin is kuan lang yung construction site. Diyan yung banda yung 350 meters. So, lagay na weak signal, adjust antenna, adjust natin, baka may pagbabago lang. No, dito is 300, 350, remote control signal loss, okay, engage RTH. Okay. Ganda ng view. Okay. Sana ba daw banda? I engage already the kuan na sa controller na return to home, hindi sa ano. So actually safe tayo. Bumalik na talaga. So mga bro, confirm talaga mga bro na sa 350 lang talaga yung kuan, yung antenna, yung range ba. Same ng walang signal booster. So feel ko nakscam ako ng signal booster na ito. So I don't know, but for the sake na lang siguro nakabili naman ako. For the kung wala pa, wag na lang kayong bibili. Or do the other brand siguro na may signal booster. Ganyan. Para ano, para ma-confirm natin ba. Nasa 350 lang talaga mga bro. Okay. So ayan mga bro, this is the second time na nagano na ako, nag-test na ako for this one signal booster. Wala talaga mga bro. Wala talagang ano, walang hindi effective tong signal booster na ito. So kung walang signal booster 350 lang, kung meron 350 lang din. So parang feel ko na-scam ako nitong signal booster. I'd ordered it from Lazada. So yung mga merong plano na bibili, wag na lang.
kasi nagsasayang lang kayo ng pera. Oh. So I brought this one because at that time I using the ano bro, ito yung iPhone S. Malag kasi. So I consider it baka sa signal ba matuputol. So I order the kwan signal booster. But right now may bago akong cellphone. So alhamdulillah maganda yung performance ng cellphone. So sa susunod na vlog ko mga brother, mga bro, i-discuss ko sa iyo yung ideal na mga cellphone na compatible ng Mavic Mini. So kagaya nito, this is kwan, very effective yung performance, satisfied ako, walang lag, wala lahat, bigay todo yung performance ng kwan ng cellphone ko. So sa susunod na na content ko bro, yung vlogging ko, discuss ko sa inyo yung cellphone type, yung mga ideal cellphone na gagamit, na gagamitin nyo for the Mavic Mini. So lumalakas ang hangin, alhamdulillah natapos na yung ano, yung content na walang masamang nangyari sa drone ko. So alhamdulillah kwan, okay na tayo mga bro. So inshallah bro, yung sinasabi ko na cellphone type of cellphone na dapat for kwan, yung gawin yung controller for Mavic Mini. So okay na, okay na tayo mga bro. So ganyan lang mga bro, sa susunod the cellphone content o mula na, pack up na ako. Then see you in my next vlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.